ginagawa ngayon na pinaka-desperate move ng Robredo Camp ay paatrasin itong mga ibang presidential balls. Na wikis. Oh, May 1. Ano yan? Susuko na yan. Yes, May 1 susuko na yan. Tapos i-appoint yan na DILG. So, kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga ka-Streetwise, lumalabas na naman po ang maitim na balak ni Lenny Robredo. Gagawin niya lahat para lang manalo sa eleksyon na to. Nung una po, mga ka-Streetwise, ay binulgar po ni Pampilo Lacson na inuutusan daw siya na umatras sa presidential election at ang kapalit po nito mga ka-Streetwise ay aatras din po sa eleksyon si Kiko Pangilinan, si Unggoy. At ang running mate ni Ping Lacson na si Kiko Soto ang magiging katandem ni Lenny Robredo. Alam niyo, Oper, alam ang proposal niya sa akin, Senator, kaya namin paatrasin si Kiko at ipasok si Senate President bilang Vice President ni Lenny, basta mag-withdraw ka lang. Actually, mga ka-Streetwise, mabigat na paratang ito. At sigurado po ako na makakasira po ito sa kandidatura ni Lugaw na matagal nang sira. Isa lang kasi ang ibig sabihin nito mga ka-Streetwise, hindi kaya ni Lenny Robredo na talunin si BBM sa presidential elections. At kung mangyayari po ito mga ka-Streetwise, mas madaming tao na ngayon ang mas maniniwala na dinaya talaga ni Lenny Robredo si BBM noong 2016 elections. Siyempre, di ba, kung matatalo si Lenny Robredo ngayon, ibig sabihin nun, hahanapin ng mga tao yung mga bumoto kay Lenny Robredo noong mga panahon na yon. Di ba, Lenny, di ba panalo ka? Lugaw? Di ba, Lugaw, panalo ka nun, di ba? Pinagmamalaki mo yan, di ba? Ang sabi mo, nanalo ka nung election, di ba? Nung 2016. So, asan na yung boto mo? Bakit nawawala yung mga taong bumoto sa'yo? Sana napunta. Kaya nga po, mga ka-Streetwise, dahil nga po sa ginawang revelasyon na to ni Pampilo Lacson, gumawa ng decoy. Ito nga, Lenny Robredo Lugaw Camp. So, ang ginawa nilang decoy ay yung mga sex video link sa Google di umano ni Aika Robredo na matagal na pala nakakalad sa Google ito. Noong 2019 pa pala ito. Well, kung hindi nyo pa po napapanood yung mga content ko po dito, ito po yan. So, ito na nga mga ka-Streetwise. Nagsalita na rin si Isko. So, ang sabi ni Isko din po ay posibleng magkaroon ng backdoor meeting si Isko Moreno at saka itong Lenny Robredo Lugaw Camp. At pinapangakuan po si Isko na kung aatras din daw po sa eleksyon, ay bibigyan din siya ng magandang pwesto sa gabinete ni Lenny Robredo kung mananalo. Kung mananalo. So ito, panoorin po natin. He sent feelers daw to you for backdoor talks na mag-withdraw ka na. Would you entertain those feelers, number one? And number two, sabi nila you should make the supreme sacrifice down withdraw para manalo daw si Lenny. What would you say to that? You have a very good question and interesting one, Pia. I don't do backdoor sa isang hostile na opponent. You know for a fact that they've been attacking us in their GCs. Meron pa sila, ano? Oh, May 1. Ano yan? Susuko na yan. Yes, May 1, susuko na yan. Tapos i-appoint yan na DILG. Again, sinasabi ko, keep it on record. After this, I'll retire. See, that's I don't know saan nila kinukuha yun, but I think they're holding on to their soft supporters by creating impression, perception, and creating that they're the only candidate who is against Marcos. Yun lang ang inahawakan sa kanila ng kanilang supporter. Kasi yun, in fairness naman sa mga supporters niyo, talagang galit sila kay Marcos. Siyempre, hindi mo sila masisisi dahil meron silang nakaraan. And I respect that. But then again, what matters most to me, for you, is to live with peace of mind. Because we're going to face economic challenges. Jobs. Uncertainty in the world. Commodities. Basic goods. So these are the things na ang dami natin kakaharapin. So kaya sinasabi ko, if you want peace of mind, may iba naman, available ako. So, second, ano yung pangalawa mo, Pia? Supreme sacrifice. Ang pinakamaganda. So yun na, putulin na ngayon natin doon. So ito huwag na natin pag-usapan yung sinabi ni Isko Moreno tungkol doon sa mga Marcos, sa mga anti-Marcos na yan. So ito nga, sabi ni Isko Moreno, diniscribe ni Isko Moreno
na hostile si Lenny Robredo. Well, sa totoo lang mga ka-streetwise, ito totoo namang hostile itong Lenny Robredo camp. Hindi lang si Lenny Robredo, pati yung mga supporter nito, sobrang hostile nila. Yung way ng campaigning ng Lenny Robredo camp at saka ng mga supporter nito ay sobrang negative po. Negative campaigning po yung ginagawa nila. At sa dinami-dami nilang kasiraan na binato kay BBM, ni isa walang tumama. Nasagot ng maayos yung mga binabato nila kay BBM at lumilitaw pa lalo ngayon na sila talaga yung mga sinungaling itong mga anti-Marcos na to. Ano-ano ba yon? Estate tax? College degree diploma? Tax evader? Martial law? Magnanakaw? Dahil po sa paulit-ulit na binabato ito yung mga ibang BBM supporter na mahilig magbasa, nauobliga tuloy na basahin yung mga court decisions. At dahil po sa pagbasa natin sa mga court decisions na to, mas lalong lumiliwanag tuloy ang katotohanan na sa loob ng 36 years, walang final conviction ang mga Marcos. Walang final criminal conviction para ipakulong sino man sa pamilya ng mga Marcos. So ang ibig sabihin, walang ninakaw. Well, ito na nga mga ka-streetwise, no? Bakit ang kapal ng muka ni Lugaw para magpa-atras ng ibang kandidato? Ang kapal ng muka. Hindi niya ba kayang talunin si BBM nang hindi ginagawa ito? Sa tingin ko, hindi. Kasi mandaraya siya. Mandaraya si Lugaw. Mandaraya yung lutang na ina na yan. Kasi ba naman mga ka-streetwise, sino ba naman yung mga taga-suporta ni Lugaw? Mga anti-Marcos na mukhang tanga na sa loob ng tatlong dekada ay hindi nila mapakulong ang mga Marcoses. Puro sila palusot. Sino ang mga supporter ni Lugaw? Mga komunista. Akbayan, anakbayan, bayan muna, mga pwe-pwe-pwe, mga putang ina nila. Sino yung mga taga-suporta ni Lugaw? Catholic Church, na hindi naman solid yung boto. E naiinis na nga rin yung mga Katoliko dito sa mga kaparean na to dahil kung ano-ano yung pinaggagawa nila, kung ano-anong kalokohan yung pinaggagawa nila. Sino yung mga taga-suporta ni Lenny Lugaw Robredo? Mga artista ng ABS-CBN na ang tunay lang naman talaga na paglalaban ng mga hayop, mga oportunista at mga walang talent na artista na to ay mabigyan ng parangkisa yung ABS-CBN nila. Mga milyonaryo yung mga artista na yan. Habang sila nagpapakasasa, niloloko yung mga tao kasama ng ABS-CBN na to, ang mga Pilipino naman ay mas lalong nagiging bobo dahil sa mga teleserye nila, mga bulok. Itanim mo sa isip mo, Lugaw, na hindi ka gusto ng mga tao. Majority ng mga Pilipino ayaw sa'yo. Kasi nga, Lugaw, kung nakikitaan ka namin ng talino na pwede ka maging presidente, bakit hindi? Kasi nga, hindi halata na matalino ka. Ganun lang yon. Hindi ka gusto ng mga Pilipino dahil kahit na degree holder ka ay hindi halata. Kahit na pinagmamalaki mo na abogada ka, wala ka namang naipanalong kaso. Kahit na sinasabi mo na ekonomista ka, e tatanga-tanga ka sa economics. Isipin ninyo mga ka-streetwise, no? Noong tinanong si Lenny Robredo kung ano ba yung economic platform niya, ang sagot niya ba naman ay sugpuin ng COVID? Kung di ba naman tangat bobo itong lutang na ina na to? Hindi ako naniniwala doon. Para sa akin, closely interconnected ang kalusugan saka ang ekonomiya natin. And having said that, ang pinakaunang economic policy natin dapat mahinto ang pandemya. Mga bobo! At kahit na pinagmamalaki ni Lugaw na isa siyang teacher, bakit parang lutang na lutang siya sa ere kapag nagsasalita? Hindi halatang teacher si Lenny Robredo sa kanyang public speaking. Well, dahil nga po sa kahinaan na to ni Lenny Robredo na talagang halatang halata naman na talagang wala talagang alam to. Meron lang diploma to, meron lang degree ito, nakapasa lang sa bar exam ito, pero walang alam ito. Dahil nga sa nahalata ng mga Pilipino na walang alam si Lugaw, mahina ang utak, ang pinaka-desperate move na ginagawa nila ngayon ay kausapin itong mga ibang presidential balls. Ang ginagawa ngayon na pinaka-desperate move ng Robredo camp ay paatrasin itong mga ibang presidential balls. Na which is, pinapakita niya lang talaga na hindi niya kayang talunin si BBM. Ayun lang yon. So mga kababayan, maiksing vlog lang po ito. So ano po masasabi niyo po sa content po natin ngayon? Paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takay Romeo Moto.